Ngayon ay dumadami na ang mga players dito sa Pilipinas na nagkakaroon ng offer na maglaro sa ibang bansa. Ang isa nga dito yung babanggitin ko, si Terdy Ravena, na nandun na nga sa Japan at naglalaro. Si Kai Soto naman ay ibang biyahe yung target niya. Marami talaga ang merong offer na mahigit sa 10 yung alam ko dito. Last time ay nag-post pa nga ako sa Facebook page na merong isang player ang nagkaroon din ng offer sa Japan. Nilagay ko doon ay Gilas Pilipinas player. Pero ang totoo ay member ito ng Batang Gilas. Kasi mahuhulaan nyo agad kung sino yon. At ito ay walang iba kundi si Dal Panopio. Ang nag-offer kasi dito kay Dal ay isang licensed Argentinian agent mula sa PIBA at ngayon ay merong handle na coach sa Japan. Na makikita nyo naman sa messages na pinoward mismo sa akin ng kanyang ama. Binura ko lang yung mga critical na info. Si Dal ay masasabing tahimik na player pero yung laro niya ang maingay. Ngayon ay maglalaro na nga itong si Dalp sa NCAA Division 1 para sa California State University, Bakersfield. Ayon dito kay Coach Enrico, ang isa talaga sa nakakausap nitong si Dalp Panopio ay nasa Amerika na nga siya at nagtitraining. Mamaya papaliwanag ko yung sinabi ni Dalp na kailangan niyang i-improve talaga sa kanyang game kasi nung pagdating niya sa Amerika ay nakita niya agad ang kulang sa kanyang game. Si Dal Panopio kasi ang tinuturing na prize player ng mga Pilipino community sa Italy. Naglaro kasi si Dal Panopio sa Batang Gilas pero yung pagsisimula niya sa basketball ay masasabi nating hindi talaga expected. Ayon kasi sa kwento ng tatay ni Dal ni si Apple Panopio na nagmula naman sa Mabini, Batangas, dinala niya kasi sa isang parang tournament si Dal nung nasa 12 years old na ito. At ayon sa mga humawak kay Dal noon, kapag maglalaro ka o ilalagay ka sa isang tournament ay kalimitan merong bayad yun. Masasabi kasing elite tournament yung pinaglaruan ni Dalt noon. Nakapasok ang team niya sa championship round pero hindi nanalo. Pero ang kapalit naman noon ay napili siyang mapasama sa mythical selection at nakita siya ng mga scout at inofera na maglaro sa junior team ng Italy. Bata pa si Dalt noon at dito talaga siya sinimulang alagaan ng team na yun hanggang umabot na wala na siyang iniintinding bayad para sa team at makapag-improve yung kanyang game. Hanggang sa maglaro na siya sa Batang Gilas kasama noon si Nakai Soto at AJ Edu. Bukod sa Batang Gilas ay naglaro din siya para sa Stella Asura na nakasama niya dito yung isa sa mga prospect para sa 2022 NBA draft, si Mateo Spagnolo, na ngayon ay naglalaro na sa Euroleague. Naglaro din siya sa Rosetto Shark na isa naman semi-professional league sa Italy. Ngayon sa Europe ay merong option, katulad kasi ito ng kwento ni Domantas Sabonis na maglaro siya sa Euroleague. Si Dal kasi kaya naging eligible pa para maglaro sa NCAA Division 1 katulad kasi ni Domantas ay hindi sila pumirma ng kontrata. Kinumpirma yan mismo ng tatay ni Dal na hindi sila pumirma ng kontrata nung naglaro siya dito. Kaya naging eligible pa rin itong si Dal kahit masabi natin na naging professional player na siya. Sa episode pa nga ni Dennis Ruder ay naipaliwanag ko doon yung ibang leveling ng basketball system sa Europe kumpara sa ibang bansa. By age at skill set ang status nila para makapasok sa professional scene. Nung naglalaro pa si Dal para sa Stella Asura ay naging kakampi niya dito yung isa sa mga player na sumali sa 2020 NBA draft, si Paul Ibowa, na kahit hindi siya napili ay nakapirma naman siya ng 10-day contract para sa Miami Heat. Habang naglalaro si Dal dito sa Italy at sa mga PIBA tournament ay dito na pala siya binabantayan ni Gustavo Monella na isang agent. Sa message kasi ng agent na yun dito kay Dal ay meron siyang coach sa Japan at naghahanap pa ng isang Asian player at dito niya inoffer yon kay Dal Panopio. Ayon din sa side ni Dal ay maglalaro muna talaga siya sa NCAA at sinabi sa offer naman na yon ay for next season pa. Kaya sabi ko dati, hindi lang NBA ang pwedeng paglaruan ng mga players, maraming liga pa. At ngayon nga ay nasa DME Academy itong si Dal sa may Florida at nagtitraining. Nang dumating si Dal sa US, ayon din sa usapan namin ng isa sa mga coach na nakasama niya at nakakausap nga itong si Dal, nakita niya na nakailangan niya talaga magpalaki ng katawan at magpakondisyon na babagay sa laro sa Amerika. Alam din ni Dal na iba yung game sa US kumpara sa Europe. At alam din ni Dal Panopio na ma-upgrade talaga yung kanyang skill set habang naglalaro siya sa NCAA. Yung mga susunod na update regarding dito kay Dal ay dito ko na rin din ilalabas. So hanggang dito na lang ulit. Kung meron kayong komento o reaksyon ay ilagay nyo na lamang sa comment section.